Huwag kang maniwala sa fame-fame. Maraming sikat na ano, walang kinikitang maayos ha. Kaya na pa-scroll na scroll. Tinitingnan ko siya, wala man siyang pinapanood na buo. Maghiwalay na tayo ulit kasi nag-aaral na kayo. Nak ng baka, mawawalan pa yata ako ng viewers. Mas malaki pa ang sahod mo sa akin, di kalahati lang ibibigay ko sa iyo. Na, maniwala ka sa akin. Baka sabihin mo, thank you, Papa. Hindi mo nang sabihin sa akin na, Papa, huwag muna kayo magpadala ng allowance. Ang ibig sabihin, yung YouTube channel mo, yung kinikita mo, yung pera, hindi siya nakaka-apekto doon sa pag-aaral mo. Isidyante ka pa lang, grade 7, tapos sasahod ka ng ganun. Ikaw kasi medyo mature ka na mag-isip. Ilang taon pa ang bubunuin mo para matapos mo yung pag-aaral ng kursong kukunin mo, civil engineer. Babahuin ko yung ano, ipapatigil ko yung pag-YouTube mo. Basta itatak mo sa utak mo ha, na hindi dapat maapektuhan ng negative ang iyong pag-aaral. Ilak mo to. Bye-bye. Okay. Ilang, anong oras ka dumating dito? Alas 8 or 7? 8. 9. Hindi ah. 9:30 na eh. Ayan. Oh, naubos mo na isang oras mo eh. Nakonsume mo na. O di, dumating kayo 7:30. Magdadalawang oras ka na. Magdadalawang oras ka na na naggagaroon ka ng cellphone, scroll ka na, scroll. Wala ka namang pinapanood ng buo eh. Ano yan, TikTok? Sabi mo, dalawang oras ka na nag-scroll, ganun ka lang ng ganun. Tak. Ano, hindi mo, paano mo maintindihan, yung mga pinapanood mo eh, ganun ka lang ganun. Kung building yan, baka nasa pang 10 palapag ka na. Scroll mo, in-scroll mo. Oh, tignan mo, nag-scroll ka pa rin, oh. Ah, ayaw. Di ba ganun ang ginagawa ng mga bata ngayon? Yan, pag yan, pag hindi mo magustuhan, i-scroll mo na naman. Tapos pag tulog mo, anong maalala mo dyan? Ang dami mong pinanood. Diba? Halos lahat ng mga kabataan ganyan. Scroll ng scroll. Na social media. Asia. Si Jessery, meron siyang 35,000 followers sa TikTok. 35, diba? Tapos nag-million views ka, diba? Nag-million views. Ako nga, hindi ako, ang hirap na ako mag-million views ngayon sa Facebook, sa TikTok. Ang mga million views ko doon, puro mura. Kaya, hindi yung maganda. Puro mura yung maganda sa mga kabataan. Kaya nabban ako yun. Wala na yung TikTok ko eh. Siya, nakakaya niya mga million views. Na? Sayaw-sayaw lang yun. Pero, ilang taong ka na nagtitiktok? Mga ilan na? May 2 years na. Hindi lang. Bata ka pa. Simula nung natuto kang siguro sumayaw. Ilang taong ka nagtitiktok? Mga 9 years old. Na? 9 years old eh. Eh ano ka pa lang eh? 12 ka pa lang eh. 13, 10, 9, 10, 11, 12. 3 years? 3 years ka na nagtitiktok. Sayo ka lang na sayo. Eh, hindi ka naman kumikita. Hindi ka sumasahod dyan oh. Anong habol mo dyan? Fame. Famous. Oh. Famous. Paano mo malalaman na famous ka kapag marami kang followers? Na. Naku. Oh, scroll. Sayang 'yan. Si Jessery valedictorian eh. No, first honor sa class niya. Tapos kulang mo, meron kang magdadalawang oras ka na dito, nakaupo ka dito, nag-scroll ka ng scroll. Hindi naman yan assignment ng school nyo, di ba? Pagka may pinapanood ka ng video na isang buong video na tumatawa ka, o may talagang natagal stress mo, yung isang video na pinapanood mo, kaya movie, mag-focus ka dun, yun, ano yun, okay yun. Pang nakaka-relax yun. Pero pag ganyan,
na panood ka, scroll. Scroll, tag-tag-tag-tag sa loob ng 2 oras. Nag-aaksaya ka na ng oras dyan? Ako dyan? Yan ko lang. Wala yan. Nag-aaksaya ka na ng oras sa ganyan. Di ba? Diyan, nag-heart pa. Hindi mo naman kilala yun din. Di ba? Ginanon mo lang eh. Lumabas at hinart mo. Huwag kang basta-basta mag-interact sa mga ganyan. Lalo't marami kang followers. Para mapakinabangan mo yung talino mo habang nag-aaral ka at saka mga followers mo, mag-YouTube ka. Hindi man ako marunong mag-ganan eh. Oh, sus! Wala kang tiwala sa akin. Ako, hindi ako lasing ha, pero umiinom ako. Ayan, wala. Ayan na sila oh. Sila kabugoy eh, pumunta na ng bayan kasi hindi kayang i-upload sa dito sa Pesulit yung kanilang mga vlog. So ako kasi nag-edit pa eh. Sige sila nag-Pesulit din. So ganyan ang ginagawa nyo ni Kuya mo dito. Manood kayo, scroll, TikTok, ganyan. Dito na ubos ang oras nyo. Ibig sabihin, pag sa balut linggo, wala kayo pasok. Nandito lang kayo. Na sipin mo ha, sa balut linggo nandito kayo. Pero first owner ka sa class mo, nasa ano ka pa, private school ka pa. Ah. Yan. Ngayon, kung gagawa ka ng, kung mag-YouTube ka, yan. Kung mag-YouTube ka, yung 2 oras ngayon na pinunta mo dito, kung gumawa ka ng vlog doon sa bahay mo, yung gaganong-ganong ka lang sa camera, tapos i-upload mo, wala pang 2 oras yun, mag-edit ka siguro. Or mga pwede, mga 2 oras, kaya mong gawin yun eh. Pag in-upload mo yun sa YouTube, may abang, may expected ka na pera. Kasi magkakaribin yun eh. Diba, di hindi na sayang 2 oras mo. Ayan, gaganong ka lang, scroll ka lang, scroll. Tulog ka, pagod ka lang dyan. Magpupuyat ka pa. O, diba? Hindi naman ako marunong mag-YouTube eh. Wala ka na, marunong ka mag-TikTok, marunong ka na mag-YouTube. Marunong ka namang mag ano, marunong ka na magsalita sa camera siguro. Diba? Kasi ano ka na eh, public figure ka na eh. Dahil 35,000 followers ka, million-million ang mga views mo sa TikTok eh. Ngayon, ibig sabihin, pwede kang kumita ng malaki kasi yung mga maraming followers, kumikita yun sa social media ng malaki. Huwag kang maniwala sa fame. Maraming sikat na ano, walang kinikitang maayos ha. Mabilis lang, habang, ito ang ano ko sa'yo. Para hindi masayang yung mga oras na wala kang ginagawa, habang nag-aaral ka, mag-YouTube ka, gagawa kita ng YouTube account. I-try mo lang. Ngayon, may YouTube channel ka na, wala, swerte ka nga eh, wala kang kahirap-hirap dahil ipopromote lang kita. Wala na, sabog na yung YouTube channel mo. Tingnan mo yung upload ko kanina. Tingnan mo. Wala na yata akong ano. Baka nilaw na ako, Nick. Wala po isang oras yun ah. Oh. Tingnan mo ang views ko. Ito. Yan, maganda naman ang mga views ko ngayon. Simula dito, nung tumigil ako sa fishing. Ayan. Ayan, 86,000. 66. Ito, wala yan kasi ano yan. Maiksi lang yan. 52. 53. 72. 70. 67. 55. 50. 67. 71. 47. Ito, 56.
Kung ito 57, 62, ito 50. Itong kasama ko kayo, 65. Ito yung kay Kapanalik at saka kay Pangit, kay Ria, 94. Yung kami ni LG, 73. Yung ikaw at saka ni Mami mo, 98. Bukas pag-isip mo, 100,000 na yan. Oh, kita mo? Ikaw may pinaka malaking views na, na ginawa kong thumbnail. Kita niyo yung reveal ko kayo ni kuya mo? Yeah. Oh, million yun sa Facebook. 400, magpa 500,000 yata sa Facebook, sa YouTube. Diba? Ibig sabihin, marami nag-aabang sa'yo, pinapanood ka ng mga viewers ko. Kasi ang dami yun, tinan mo, sa dami ko nang in-upload, hindi na ako nakaka 100,000 na. Ang huling 100,000 ko, yung kay Chari. Yung kasi, revelation kasi yun, talagang magugulat ang mga viewers ko nun. Pero pagkatapos, wala na. Ito, ito ngayon na ako makakawa ng litaw sa tulit. Ito, yung ikaw, kayo ni mami mo. O. Na. Ngayon, pag mag, pag mayroon ang YouTube channel, o di, sabihin ko lang sa mga followers ko, sa mga sa subscribers ko na mayroon kang YouTube channel o baka pwede kayong i-subscribe. Ngayon, yung TikTok followers mo, kung may mga active dyan, 35,000, i-promote mo yung YouTube channel mo na doon ka na mag-upload. Di ba? Doon ka na mag-upload, madagdagan pa yan. So, dadami ang subscribers mo. Ang kailangan mo lang, 1,000 subscribers para makikita ka ng pera, i-monetize. Wala ka namang problema sa monetization. Lahat ng mga technicality sa YouTube. Oh, nandito ako eh. Bo. Mary Doors. Nandito kasi kami sa gas station dito sa malapit sa kanilang bahay. Meron palang pesonit dito. Dito sila nagpe-pesonit. Gusto ko lang manood ng mga kung ano-ano kasi walang signal sa kanila. Kaya pumunta ako dito. Sumunod siya. Sila Kabugoy, Kapanalig, sila JR, tsaka si Kaotoy. Galing na dito kanina. Ay, si Kaotoy nakapag-upload na. Sila Kabugoy, hindi kinaya. Kaya napumunta ng bayan. Kami na lang naiwan dito. Kaya tinitingnan ko siya. No? Hindi na naman si Jessery ang mga karelate dito. Ha? Lahat ng kabataan halos ngayon. No? Kaya na pa-scroll na scroll. Tinitingnan ko siya, wala man siyang pinapanood na buo. Ganyan lang siya ng ganyan, oh. Kaya yan yung, hindi siya, ano. Kaya, naisip ko, may potential ka kasi may, nagkaroon ka ng 35,000 subscribe followers sa TikTok, eh. Diba? So, why not, oh, English, na? Saan ka? Bakit hindi na lang gamitin para kumita ng pera? No? Habang nag-aaral siya, habang nag-aaral ka, Monday to Friday, nag-aaral ka, hindi mo naman pinababayan pag-aaral mo. Mag-aaral ka na mabuti. Tak. Pag may time ka sa school niyo, pwede kang mag-vlog doon. May mga best friend ka doon, kaya mag-video-video lang kayo doon. Yung hindi naman kayo nakakasagabal sa school, hindi kayo huwag lang yung mga masamang gawain. Ganyan lang. Kwento-kwento lang, dito friend ko, ganyan, ano kami, grade 7 kami, ganyan. Kung papayag ang teacher mo na isama mo sa vlog, ito po yung teacher ko, ganyan. Pwede mo yun, ito yung school namin, ganyan, promote mo yung school mo. Na. May vlog ka na, tapos marunong ka na mag-edit sa CapCut, di ba? Oh. Ngayon, gano'n lang gagawin mo. Maniwala ka sa akin, ngayon ay August 6. Kung gagawin kita ng YouTube channel bukas, August 7, August 8, 9, bago mag-15, sigurado monetize ka na. Kung maagang mag-reply ang YouTube na you are YouTube partner program, ganun yun. No? Di, monetize ka na. Ang gagawin mo na lang ngayon, mag-upload ng video, tapos, ituruan kita kung paano malalaman, paano makikita yung ganit, ito yung isasahurin mo, ito yung pera mo, magugulat ka na lang. Kasi makikita mo yung pera mo araw-araw na ito yung sasahurin mo next month. Di, YouTube ka ngayon. No. Hindi pa rin nawawala yung public figure mo, yung public appearance mo, kung ano man tawag dyan. Kasi makakasayo ka pa rin naman. Kasi may YouTube pa rin. Pwede ka pa rin naman mag-TikTok. Nandun pa rin yung TikTok account mo, pero nag-YouTube ka na ngayon. Siyempre, yung aking mga followers na nalungkot kasi maghiwalay na tayo ulit kasi nag-aaral na kayo, hindi na nila kayo mapapanood sa vlog ko sa Bukana, pupunta ngayon sa'yo. Kasi nga, kumusta na kaya sila, Jessica, ano may update? Uy, si Jessica pala, nag-vlog na, dandun, punta tayo sa YouTube channel niya kasi
ano kaya nangyayari sa kanila? Nunak ng baka, mawawalan pa yata ako ng viewers. Pupunta pa yata sa iyo lahat. Oh. Kasi kung anong update kay Jesse, pupunta yung dito. Sa YouTube channel mo. Ah, yan na yung ginagawa niya. Oh. So magpa-advise ka lang sa akin na, no, pag mag-edit ka, unang edit mo, halimbawa, i-ano ko muna, tingnan ko muna. Para turuan kita kung anong dapat mong i-cut. Na ikaw, matalino ka. Habang tuturuan kita na ganito mag-edit, ganito ang tamang, ito yung ikakat, ako kasi hindi ako magaling mag-edit eh. Ikaw ngayon ang mag-explore. Kasi mas matalino ka eh, bata ka pa eh. Na pwede mong, yung ituturo ko sa'yo, pwede mong pa siyang mas pagandahin pa, mas maayos pa. Yan, magiging guide mo lang ako. Magaling ka na mag-edit ngayon, hanggang sa manunood ka ni ano, manunood ka ng mga sikat. Halimbawa, sila Ivana, sila Zainab, sino pa yung mga sikas, la Alex, no, huwag mong panoorin yung mga toxic, pwede mong panoorin yung mga toxic, pero huwag kang magpadala, no, kung ano yung maganda na pwede yung magandang influensya sa public, yung panoorin mo sa mga kuha ka ng idea ngayon dun, no, basta, dapat, like, good influencer ka, no, huwag kang gumayo dun sa mga nagsusuot ng malaswa, na pabakat-bakat sa, ano, kadalasan makikita mo sa TikTok, para magkaroon lang ng views, no, gamitin mo yung gamitin mo yung talent mo, yung talino mo para makahakot ka ng viewers. Ngayon, habang nag-aaral ka, nag-upload, imposible na walang manunood sa'yo dahil alam nilang anak kita eh. May maraming manunood sa'yo, yan, yung gustong, yung ina-upload kasi, kayo, naka, para kayong teleserye sa YouTube dahil simula nung nireveal ko kayo, ang dami na nag-aabang sa inyo hanggang lumaki na kayo. Baka nga hanggang sa makatapos kayo ng college, mayroon pa rin nag-aabang sa inyo. Talagang susubaybayan kayo. No, kasi nakasubaybayan sila sa buhay ko. No? Yan. Di, yung mga sumusuporta sa akin, talagang matutuwa yun sila kapag nakita nila na nakatapos kayo. Yun, maganda ang nangyari sa buhay nyo. Yan. Na mag-YouTube ka ngayon. Pag nag-reply na si YouTube na congratulations, you are now a partner in YouTube program, matuwa ka na doon. Mag-celebrate ka na. Yung sa pag-ayos ng monetization, hindi ako masyadong ano doon, pero si Ate Pangit mong magaling doon. So wala ka ng problema doon. Pag nag-reply na, congratulations, ang galing. Oh. Gawa tayong bank account mo. Oh. Kuha na ka ng ano sa bangko, kung hindi ka pa pwede, di kahit si mama mo o sinong pwede, no, pwedeng ako, no, pwede mo gamitin yung aking bank account, pwede yun. Para pag mas malaki pa ang sahod mo sa akin, di kalahati lang ibibigay ko sa iyo. Maniwala ka sa akin, pag nag-YouTube ka, pag nag-start ng ma-monetize ka na, ang unang sahod mo, hindi bababa sa, baka nga hindi lang. Basta galingan mo lang. Nako, susimang ko lang. So, habang nag-aaral ka, nag-sumasideline ka ng pagbablog, yung mga vacant time mo lang, no, hindi naman kailangan araw-araw, pero kung kaya mo, huwag mong persahin. No, kasi, ngayon, di, sayo nga pa. Upload ka sa YouTube. Ngayon, kung makakapag-vlog ka sa doon sa kasiguran, sa kasiguran sa school mo, di may vlog ka rin doon. So, ibig sabihin, araw-araw ka may vlog. Pag uwi mo ng bahay, di ba, doon ka sa school, buong araw kayo doon, may recess, di ba, may ganun kayo, may break time, may lunch break. So, imposible hindi ka makakagawa ng kahit mga 30 minutes na vlog doon. No, mga kalukuhan doon. So, pag uwi mo dito, sa, di ba kung yung dalawang oras na ginaganyan mo sa PesoNet, gamitin mo sa pag-i-edit. I-edit ka ngayon, back! Upload. Di, may vlog ka na. Bukas, ganun ulit. Back. Upload. Ngayon, pagdating ng sahod, pag nakasahod ka na, maniwala ka sa akin. Baka sabihin mo, thank you, Papa! Tila!
So, may sahod ka na. Magugulat ka, may wala ka sa akin, magugulat ka sa sahurin mo. Yan. Tapos, wala na, may pera ka na. Kumikita ka na habang nag-aaral ka. So, kung halimbawa, pwede mo nang sabihin sa akin na, Papa, huwag muna kayo magpadala ng allowance. So, maka kumahaw lang sa Facebook, sa YouTube eh. Kahit ako na muna magbayad sa tuition ko. Oh, ang yabang. Pwede ba sabihin kay kuya mo, Kuya, ikaw na lang humingi ng tuition kay Papa at ano, allowance. Ako, hindi naman kailangan yun. Oh. Buwan-buwan kami ano, may sahod ka ngayon. Oh. Ngayon, ang problema ang gagawin mo, may vlog ka. Huwag mo muna ano, huwag mo masyadong unang upload mo. Unang vlog. Huwag mong i-stress yung sarili mo na nakakahiya sa mga viewers na pa kasi masanay na sila na good vibes ganyan. Huwag mong habulin yung mas pagandahin mo pa yung content mo kaysa sa akin. Huwag mong isipin yun. Mag-umpisa ka sa natural. Yan. Umpisa mo na, yung normal lang, yun, bla bla bla, ganyan. Hanggang sa, ikaw na mismo maka-discover sa sarili mo na, uy, kailangan akong improve ng ganito, uy, kailangan, kahit sa pag-i-edit, uy, kailangan, hanggang sa, habang nagbablog ka, habang tumatagal, lalo kang napapansin mo na lang, uy, gumagaling ka, bababa, huwag mong pilitin, biglain, dahil, pag binigla mo, makapag-produce ka ng sobrang gandang content, ang mga followers talagang matutuwa yan. Wow, ang galing mo! Ang mangyayari, mag-expect yan sila ng mas maganda pa dun. Kapag nag-provide ka ng vlog na mas bumaba ang quality dun sa una mong vlog, parang hindi siya ganun kaganda, tapos ulit hindi na ganun kaganda, wala na, mawala ng gana ang mga viewers mo kasi inumpisahan mo sa sobrang ganda eh. Pag inumpisahan mo sobrang ganda, maghahanap yan sila ng mas maganda pa dun kasi gusto ng mga tao nagli-level up ka. Kaya okay lang yung mag-start ka sa ano, bayan mo gano'n na hanggang sa ano. Para ang mga tao masanay na ikaw ay ano lang, simple lang, roblog lang hanggang sa gumaling ka, gano'n. Huwag kang makipag-tangisan ng galingan sa iba. Yan, tapos gawin mo lang yung ano mo. Sipin mo, gano'ng edad ka pa. Yan, 12 years old, di ba? 12 years old ka, sasakod ka na. Saan? My goodness. Pati si mama mo, tuwan-tuwa si lola mo, si mama nene mo. Baka si mama si mo, tuwan-tuwa din yun pagka sasahod ka ng ganyan. Basta nakatulong ka na sa kanila. Naku, ganda yun. No. Hindi ngayon. Basta huwag mong baka mamaya mabigla ka, maano ka dahil, uy, ang ganito pala sa YouTube. Papabayaan mo yung pag-aaral mo, hindi pwede. Dapat, pag nag-YouTube ka, habang kumikita ka ng maganda, kahit malaki man o maliit yung sinasahod mo dyan, dapat ang grades mo sa school mo, hindi bumababa. Dapat maintain or mas mataas pa. Ano ibig sabihin, yung YouTube channel mo, yung kinikita mo, yung pera, hindi siya nakaka-apekto doon sa pag-aaral mo. That balance. Sideline mo lang ito eh. Hindi mo naman kailangang bigla ito dito dahil nandito naman ako eh. Kung may mga kailangan kayo pagdating sa financial. Yan. Kailangan yung pag-aaral kasi pag habang nag-aaral ka, habang nagiging professional ka, magiging maayos yung ano, mas tatalino ka, mas marami kang malalaman, hindi ka magiging mangmang sa mga bagay-bagay, magaling ka makipag-usap sa mga tao, makatulong talaga yan sa pagbablog. Yan. Eh, ba't ano ka pa eh? Malaki yung potential mo. First valedictorian ka, first honor ka, matalino ka naman eh. Kita naman mga viewers na ano ka, matalino kang bata. Yan, subukan mo. Yan. Basta, pag nagkapera ka na, huwag mong ibabaguhin yung ano mo, yung paano mo kausapin yung si kuya, yung mama mo, kung ano yung paano kanila tinatato dati, dapat ganun lang din. No, kasi mahirap yun nga, parang mababago ang ugali mo dahil sa may pera ka, ganun. Dapat kung ano ka ngayon, ganun lang. Ang sarap nun, biruin mo. Estudyante ka pa lang, grade 7, tapos sasahod ka ng ganun. Eh, kaysa naman sa 3 years ka na sa TikTok, hindi mo naman napapakinabangan eh. Huwag yung fame. Okay, magpa
Fame, pwede, okay na magpasikat. Pero pag yung naubos na yung time mo doon sa pagpapasikat mo, tapos wala ka na pala, hindi na maganda yun. Pag sumikat ka, pak! Hanggang doon lang kasikatan mo, di gamitin mo yung kasikatan mo na kumita ka. Yan, sabihin mo sa akin, kung gusto mo mag-YouTube, gagawin ka namin. Magagawin kita, tapos mag-upload ka na lang. Tuturuan kita. Ang ganda nun. Kasi ang social media na kasi ngayon, ang ano, parang ang social media ngayon ay kaakibat na sa ano eh. Sa mga nangyayari, tingnan mo, ikaw mo, scroll ka na lang, scroll. Sa susunod niyan, naku, ang dami talagang mag-ano sa'yo. Ang daming manunood sa'yo, maniwala ka sa akin. Ay, yung mga pinopromote ko nga dati, yung mga kaibigan-kaibigan ko lang, yung, doon sa may mga Bukana, may mga pinopromote din ako, mga vlogger dati doon. Pero nakakasahod na sila ng maganda, lalo na sa unang sahod, ikaw pa kaya? My goodness. No? Ganda nun. Si Chari marunong na mag-vlog eh. Si BBL marunong na. Nag-vlog na yun. Pero hindi ko sila ginawa ng channel. Siguro pagka ano na, pagka yung, kung gusto na nila, pagka talagang magaling na sila. Ngayon kasi mga baby pa yung mga yun eh. Ikaw kasi medyo mature ka na mag-isip. Ang ganda nun. Diba, siyempre gusto mo rin, ayaw mo nun, kikita ka ng pera, sideline. Hindi ma, isipin mo ha, ilang taon pa ang bubunuin mo para matapos mo yung pag-aaral, ang kursong kukunin mo, civil engineer, ilang taon pa sa college. Diba? So habang nag-aaral ka, hindi nasayang yung mga taon. Dahil kumikita ka rin, hanggat habang may YouTube. Diba? Naku, pwede ka, ang ganda kasi guys, habang nag-aaral ka, kapag halimbawa, no, pagka, kung sakali lang no, na pahintulutan ni Lord na lumakas ka, malay mo, magiging katulad ka ni nila Alex, ganun kalakas, kaya si Alex Gonzaga, sila Ivana Alawi, no, sila Zainab, yan, magiging tulad ka nila, sabihin na, ano lang, yung parang, ano lang, example lang natin, magiging katulad ka nila. Yung mga yun, sumasahod ng million yun, isang buwan. Ha? Sabihin natin, 1 million. Sumasahod sila ng million, 1 million. Kapag ikaw, habang nag-aaral ka, diba? Diyos ko po. Pwede mo nang sabihin na, hindi na ako mag-aaral kasi may 1 million ako, ano, buwan-buwan eh. Pwede mo nang sabihin yung ganun. Pero wag yun. Wag. Kung sakali lang ha, sahod ka ng ganun pa, 1 million. Tapos ito, ito yung pag-aaral mo. Nag-aaral ka, may 1 million ka kada buwan-buwan. Halimbawa lang. No? Yung bang big time na yung ano natin, example. Diba? So, habang kumikita ka dito, ng ganyan, mag-iipon ka, tak, ipon. Ilang million yun kada buwan. O, ilang years pang bubunuin mo dito sa pagiging civil engineering. Kung hindi ka magtagumpay sa civil engineer, meron ka ng million-million na nakatabi. Na. Diba? Ngayon kung magiging civil engineering ka, civil engineer ka, no? Pak, maganda yung accomplish mo yung pagiging ano, civil engineer. Tayo naman tawag diyan yung may exam pa yan, di ba? Board exam. Na ipasa mo yun, siyempre certified civil engineer ka na. Tapos nakaipon ka pa noon sa pagbablog mo. Oh my goodness. May million ka na, civil engineer ka pa, ganda pa ng ano mo, profession mo. Kaya dapat balance, di ba? Kaya kailangan marunong kang bumalance yan. Pero hindi ko naman sinasabi na aabot ka sa ganun na, siguro kung aabot ka sa ganun, pero may, pwede naman mangyari yun. Pero hindi man, at least, habang nagbablog ka, sigurado kayo may manonood sa'yo. Pero, kung naisipin yung mga video na sinasabi,
saan mga ganun. Siyempre, ma-excite ka dun. Pero, subukan mo lang. Walang bihira ang mga batang ganyan ha, na sumasideline, kumikita ng ganyan kalaki. Kasi sabihin natin mga 50,000. Sasahod ka ng 50,000. Naku. Ang daming maiinggit sa'yo. Isa lang naman to. Pero yun know, alas 10 na. Nawala na yata yung internet ko. Nawala na nga. Pag-isip mo mabuti. Kaysa magaganyan-ganyan ka. Ganyan. Kasi BBL, si Charlie, ganyan na ganyan eh. Yan ginagawa kayo. Noon sa bahay kayo, ganyan. Naubos ang oras niya sa ganyan eh. ML. Na. Kaysa maubos ang oras niyo dyan, doon na lang kayo sa part na tagawa kayong pera. Mag-enjoy pa kayo. Ano? Yan, pag-isip mo mabuti. Para pag gusto mo mag-YouTube, gagawin kita. No. Ang YouTube channel mo, kung ako ang gagawa ng YouTube channel mo, ay kung gusto mo mag-YouTube channel, kasi ano ka pa eh. Ikaw ay minor pa eh. No. Siyempre, kung gagawin kita, i-under ko yun sa, ano man tawag yan, sa custody ko. Yung YouTube channel mo. No? Kumbaga ako ang magmamanage nun. No? Hindi ko papakialaman yun, yung huwag sumahod ka na, ito yung pera mo, ganyan. Pero, kumbaga ako yung parang, ano mga admin? Basta ako, parang, kumbaga parang privilege mo muna yun, tapos pero ako yung talaga ang, hindi man yung, sabihin natin akong may-ari, no, ng YouTube na yun. No? Kasi, wala ka pa, ano ka pa eh, minor ka pa, diba? Kung pwedeng ganun ha, ngayon, kapag nag-boom ka dun, tapos lumaki ang ulo mo, halimbawa na, hindi na maganda yung ginagawa mong content, parang hindi siya magandang impluensya, toxic na, di babawiin ko yung ano, ipapatigil ko yung pag-YouTube mo. Kasi ang gusto ko dun, kaya ka nag-YouTube, kasi para kumita ka ng pera, para makatulong sa gusto mo pang bukod sa mga allowance na binibigay ko sa inyo, kung may gusto pa kayong bili na hindi nyo kailang humingi sa akin, halimbawa lang, di may pera kayo. May pera ka. Yan. Pero pag umabot ng ganun nga, halimbawa, umabot ka ng 18, na tapos na-maintain mo yung YouTube channel mo, di yun, bibigay ko na sa'yo yun. O yun na yung password, ito na yung YouTube channel mo, bahala ka na dyan. Kasi ano ka na, 18 years old ka na, may sarili ka ng decision. O. Pero hanggat wala ka pang 18, ganyan, no, kapag may ginawa kang kalukuhan, nakita ko, wala na, papa-stop ko yun. Ibig sabihin, hindi mo siya na, tawag yun. Hindi maganda ang naging impluensya sa'yo. No? Pero pagka sumahod ka naman, maniwala ka sa akin. Ang dami ko nang ginawang vlogger dun sa atin, sa amin. Ito, pag na-upload ko tong video na to, magbasa ka ng comment. Yan, basa yung mga comment nila. Kasi ikaw, wala ka pang alam sa mga YouTube user talaga eh, dahil siyempre, nagtitiktok ka, TikTok lang ang ginagawa mo. Yan. May ano ka naman sa camera, kanina pinagawa kita ng sinabi ko lang sa iyo na Jessie, gawin nga natin yung, di ba, yung kanina sa van, ginawa mo nga kaagad eh. Try mo lang. Pero pag nag-release ka ng video, kailangan tingnan ko muna bago i-upload sa channel mo. Kung sakaling gagawa ng YouTube channel. Ayan. Pag dumating yung time na wala na manonood sa akin, yung sobrang mahina talaga ang YouTube channel ko, hindi na kita kayang i-promote.
ngayon, habang okay-okay pa naman yung channel ko ngayon. Mga solid yung mga supporters ko. Kadalasan yung mga OFW ang dami. Pag yun ang sumuporta sa'yo, talagang matibay. Naku, grabe. Pwede ka magtanong ka sa mama mo kung papayagan ka ba. Basta ako, mamumonitor ako sa'yo. Pag nakita ko na, uy, toxic yun ah, hindi maganda yun ah. Parang hindi maganda yung ginawa mong yung ano yun ah. Bumaba yung grades mo ah. Oo na. Kailangan, hindi ka magbabawas ng oras sa school mo para gumawa ka ng content. Doon ka lang sa mga free time. Sabat linggo, walang school, yan. Magandang balance yun. Subukan mo. Maraming manonood sa'yo. Ang manonood sa'yo niyan, yung mga solid na susubaybayan talaga yung buhay mo. Kasi titingnan nila kung masusurvive mo ba na nag-aaral ka habang nag-YouTube. Pag nakatapos ka, naku, i-congratulate ka naman yan. Habang nag-aaral ka, nag-YouTube ka. Marami kasi ngayon na nag-aaral, nag-YouTube, sobrang sumikat na sa YouTube, pumita ng mga million. Pinabayaan na yung pag-aaral kasi nga, ano, kumikita na sila eh. So, pwede mong gawin yun kung talagang sobrang dami mo ng pera, kapag business ka. Pero, kung ang kurso mo naman ay gano'n, civil engineering, huwag mo bibitawan yun. Kung sakaling darating tayo dyan, pero malayo pa yun. Binibigyan lang kita ng yung mga parang vision ba, na gano'n ang mga mangyayari. Yan. Try mo. Pag sa'yo, chat na ako, papa, gusto ko na, mag-YouTube na ako. Tapos, tingnan natin kung ilan ang magiging views mo sa unang upload. Pwede ko sumadaling sa bahay ito, no? Ibalik ko na lang. Ah, tara. Tara. Hindi ko muna siya tatawin kung okay ba sa kanya. Abangan nyo ang kanyang sagot. May kinig naman siya nakakasword. Pwede na pa tayo dito, no? Alas 10 na. Alas 5. Sinaraduhan na, oh. 24 hours yung peso nito dyan. Tsaka safe na safe ito mga kasi, kasi nandyan lang yung mga tulis. Station. Diyan yung station ng pulis, di ba? Doon sa may unahan. Oo. Tapos may outpost dito. Di ba? Balik ko naman ng bote bukas. May pag nagpipersonate kayo, inaabot kayo ng gayong oras din. Alas 10 na kayo umuwi. Hindi mga 8. Lapit na sa bahay nila eh. Nga, pag-isipan mo yung sinasabi ko sa'yo ha. Yun, hindi yun persahan. Kung gusto mo lang mag-sideline. Pero, pag sinubukan mo kasi yun, pwede kasi magkaroon ng malaking impact talaga yun sa'yo kasi pwede kang kumita talaga ng malaki. Diba? Magugulat ka. Ano nga? Basta itatak mo sa utak mo ha, na hindi dapat maapektuhan ng negative ang iyong pag-aaral. Dahil napakaganda ng gusto mong kuning kurso eh. Civil engineer talaga. Napakaganda nun. Maraming gusto maging vlogger ha, pero hindi makausad-usad dahil walang tumutulong sa kanila, walang magpo-promote. Yan. Malaking bagay din kasi yung promotion. Ako lang yata ang nandyan sa taas na yun. Nandun sila lahat sa bayan. Hindi mo na ako. Ha? Hindi mo na ako. Nandun nila si Kuya Kautoy. Matulog ka na at ano, malas 10 na.
Pero nakatatlong bote na ako eh. Pangatlong na to. Lumating si Jessie, nag-umiinom na ako ng pangalawa eh. Ah, nandiyan si Kaotoy. Kaotoy! 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 Nandiyan ka? Ah, nandun daw siya. Das dis na. Tulog ka na, may pasok ka. Anong oras mabukas mo? Ano mo? Ganon din eh, magpupunta ako sa school bukas, may ano kayo? Orientation daw. Hindi, okay na. Tulog ka na. Saan na lang? Hindi ka nahanap ni mama mo. Salamat, salamat eh. Alright. Bye. 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 Good night. Good night. Ilak mo ka. Bye. Bye. Sige. Okay ba? Nakapaisip yung batang yun. Yung mga nagkukwenta ko mga kasuward na naghawak pa rin dyan ang cellphone na nag-scroll pa rin, makinig yun. Hindi lang niya alam ang magiging reaction niya. Diba? Yeah, tapos mag-comment kayo. No, pwede mo kayo mag-disagree kung may, depende sa kanya-kanya opinion naman tayo para mabasa niya rin yung mga opinion ninyo. Mag-comment kayo kung babor ba kayo sa sinasabi ko or hindi. Yan. Para at least magkaroon siya ng second opinion na hindi lang yung porket sinabi ko, tama na. Diba? Binibigyan ko naman siya ng option eh. Pero pag sinabi niya na mag-YouTube siya, siyempre, lahat ng suporta, ibibigay ko dun. Basta huwag lang masira yung pag-aaral niya. Alright. Okay, kami na nga lang ni Kaotoy dito. Na, mag-aaral po sila? Oo. Alright! Ay ko. Tignan mo. Biruin nyo, yung isang piraso, nung nag-uusap na kami ni Jessery, yan halos hindi nabawasan. No? Dahil sa mga usapan namin. Alright. So mga kasulad, hanggang dito na lang. Ubusin ko lang ito. Tulog na ako. Bye-bye. Love you. Thank you. Kung sakali man ha. Kung sakali, supportahan nyo si Jessery. Pero kung ayaw niya, wala tayong magawa. Alright.